Ava Sanchez? Nakangiting tumungo si Ava sa mayordoma ng mansyon ng mga Montalves. Yes po. Sagot ni Ava. Ava Sanchez, nagmula sa Pampanga na may masasarap na kapampangan. 27 years old at nagiiwan ng kasabihang, time is gold. Wala ka sa beauty pageant. Masungit na sabi ng mayordoma, kaya napanguso na lang si Ava. As of now, imomonitor ka namin. Kailangan namin makasigurado na mapagkakatiwalaan ka. Okay po. Nakangiting sabi ni Ava. Pumasok si Ava bilang babysitter sa mansyon ng Montalves na dating pinagtatrabahuhan ng kanyang ina. Kahit maikli ang pasensya ni Ava, tinanggap niya pa rin ang trabaho dahil kailangan niya ng pera. Siya na ba yung bago? Napalingon si Ava sa nagsalita. Napaawang ang kanyang bibig nang makita ang isang matipuno at gwapong lalaki. Hindi maiwasang mapatitig dito ni Ava. Ikaw yung aalagaan? Hindi mapigil ang tanong niya. Mukha ba akong alagain? Masungit na tanong nito at inirapan siya. Ako ang tatay ng mga bata. Lux Montalves. Sungit? Bulong ni Ava. Nice to meet you po. Hindi na siya pinansin nito at diretsyong umupo lang. Maya-maya ay lumitaw ang dalawang bata. Isang lalaki at isang babae. Daddy! Lumapit ang dalawa sa ama nila. Who is she po? Tanong ng batang babae habang inosenteng nakatingin kay Ava. Your new babysitter. Siya ang bago magbabantay sa inyo. Sagot ni Lux sa mga anak. Tila nawala naman ng gana ang dalawang bata. Babysitter? Again? Napahinga ng malalim ang batang lalaki. Hans, kailangan niyo ng bantay ni Laura. Sabi ni Lux sa mga anak. Don't worry, she's under monitoring. Kapag may ginawa siya hindi maganda, bagsak agad siya sa kulungan. Daddy, hindi ba pwede ikaw na lang magbantay sa amin? Tanong ni Hans sa ama. Daddy, ilang beses na kami muntik madukot at ilang beses na rin kami nasaktan ng mga naging nani namin. Hindi ako nananakit ang bata, ha? Saad naman ni Ava. Di kita kinakausap. Masungit na sabi ni Hans. Hans, your attitude. Saway ni Lux sa anak. Hindi kita tinuruan ng ganyan. Wala ka naman tinuro sa amin. Padabog na umalis si Hans. Hindi naman ito hinabol ng kanyang ama o tinawag. Mag-ready na ako for school. Sabi naman ni Laura bago umalis. As you can see, ang kambal kong anak ang aalagaan mo. Tumayo na si Lux. Katiwa-tiwala si Manang Amelia dito. Kaya sana hindi mo sirain ang pangalan niya. Napangiwi si Ava. Mukha ho ba ako hindi mapagkakatiwalaan? Mukha lang akong tarantado pero matinuwa ako lalo na sa trabaho. Huwag ho kayo mag-alala dahil binalaan din naman ako ni Mama. Takot ko lang sa Mama ko na yun. May pasok ako ngayon sa trabaho kaya iwan ko siya mga anak ko. Sabi ni Lux. Tumango naman si Ava. Okay ho. Tandaan mo ah, may nagbabantay sa'yo kaya huwag mo subukang gumawa ng kalokohan. Matalim na titig ang iniwan ni Lux sa dalaga bago umalis. Napasimangot naman si Ava. Hindi niya naman nakalain na ganun kasungit ang magiging amo niya. Mukhang naman na rin ang mga anak nito ang pag-uugali nito. Ang kwento ng ina ni Ava sa kanya ay mabait ang magiging amo niya. Pero mukhang hindi naman yata. Puntahan mo ang mga alaga mo at ihanda para sa pagpasok nila. Sabi ng mayordoma. Second floor, brown na pinto, sa may pangatlong pinto. Tumango na lang si Ava bago umakyat sa second floor. Hinanap niya ang kwarto ng dalawang aalagaan niya. Nang makita ito, kumatok muna siya bago pumasok sa loob. Nakita niya ang dalawang batang nakahiga pa rin sa kama nila. Papasok pa kayo, magbihis na kayo. Hindi kami papasok, sabi ni Laura. Kung gusto mo pumasok, ikaw na lang. Hindi ako pwede sa school niyo eh. Tara na, paliliguan ko pa kayo. Ayaw nga namin. Umalis ka na nga. Inis na sabi ni Hans. Napahinga ng malalim si Ava.
Igagalit kayo kasi hindi daddy niyo ang nag-aalaga sa inyo. Buti nga kayo may tatay eh. Tatay lang, pero walang mommy. Sabi ni Laura, iniwan na kami ni mommy kasi nakahanap na siya ng bagong lalaki. Ganito na lang. Pagkatapos yung mag-school, hatid ko kayo sa daddy niyo. Gusto niyo yun? Pang-uuto ni Ava sa mga ito. Akong bahala sa daddy niyo. Kotong sa akin yun kapag nagalit. Talaga? Tanong naman ni Hans. Tumango si Ava. Okay po. Bumangon ang mga bata at dumiretso sa banyo. Paliliguan sana ito ni Ava kaso ayaw ng mga ito. Tumango na lang siya at inayos ang higaan ng kanyang mga alaga. Sakit talaga na mayayaman ang hindi masayang pamilya. Bulong ni Ava. Kinuha niya yung uniform ng dalawang bata at inihanda. Maya-maya lang, lumabas ng banyo yung dalawa. Tinulungan ni Ava ang mga ito sa pagbibihis kahit pa ayaw ng mga ito. Masyadong independent ang mga bata. Let's go na, Yaya. Dalhin mo ang bag ko. Sabi ni Laura. Mine too? Sabi naman ni Hans. Bahagyang napasimangot si Ava bago buhatin ng dalawang bag ng bata. Ay nako, pati manners hindi man lang may turo sa mga bata. Hindi na kumain ang mga alaga niya at kinuha na lang ang kanilang mga baon. Sumakay ang dalawang bata sa sasakyan, kaya sumakay rin si Ava. Manong, kalmahan mo lang sa pagpapaandar ha, baka magsuka ako eh. Pagkausap ni Ava sa driver. Hindi siya pinansin ang driver, kaya mas lalo siyang napasimangot. Nang makarating sa school ng mga bata, bumaba na sila. Kinuha ng dalawang bata ang bag kay Ava. Hindi ka pala nakakain. Binigyan ni Laura ng pera si Ava. Ayan, 500, pambili mo ng pagkain. Uy, thank you ah. Nakangiting saad niya. Tumango lang yung dalawang bata bago magtungo sa kanilang silid-aralan. Si Ava naman tumambay sa waiting area na para sa mga naghihintay. Bagong yaya ka na Montalves Twins? Tanong ng isang babae. Tumango si Ava. Wala talaga nagtatagal sa dalawang batang yun. Ang sasama kasi ng ugali, lalo na yung ama. Pusahan tayo, ilang araw lang aalis ka din. Sige, may kipagpustahan ako sa'yo. Pero pustahan tayo sa sabog yung uso mo kapag di ka tumahimik. Saad naman ni Ava sa babae. Inirapan naman siya nito at tinalikuran. Umirap na lang sa hangin si Ava at matyagang naghintay sa mga alaga niya. Bandang alas 10 ay nag-uwian ng mga bata. Agad tumakbo papalapit sa kanya yung dalawang bata. Wala na kayong pasok? Umiling naman ang mga ito. Kinuha niya ang bag ng dalawa bago hawakan ng mga ito. Dahil gutom si Ava, bumili muna siya ng siomay. Yaya, I want that. Sabi ni Laura na mukhang natakam. Yummy naman yan, di ba? Oo, mas masarap pa ito sa lechon eh. Binigyan ni Ava si Laura. Mukhang nagustuhan naman ng bata. Binigyan niya rin si Hans na may pagkasuplado pa. Nang dumating ang sundo nila, nagbayad na si Ava. Kumakain ng tatlo ng siomay habang nasa biyahe. Kuya, doon tayo didiretso sa company ng tatay nila. Doon mo na lang idiretso ah. Tumango naman yung driver bago nagtungo sa kumpanya ni Lux. Saglit lang ang binyahe nila bago huminto ang sasakyan. Hindi pa rin ubos yung pagkain ng dalawang bata. Tig 60 ba namang siomay ang binili ni Ava eh. Baka magalit si daddy. Kukutungan ko nga, akong bahala sa tatay niyo. Dumiretso sila Ava sa loob. Sinundan lang ni Ava ang mga bata dahil alam nito ang pasikot-sikot sa opisina ng ama. May kausap si sir. Ikaw ba yung bagong yaya nila? Bawal sila dito. Sigurado magagalit si Sir Lux. Di yan! Naghintay sila saglit sa gilid. Maya-maya lang ay lumabas na ang mga tao sa office ni Lux. Kumatok si Ava bago pumasok. Natigilan siya nang makitang may apat pang kalalakihan doon. What are you doing here? Why are you here? Where are my children? Kasama ko. Pumasok ang dalawa sa loob na opisina, bit-bit ang siomay. Daddy, gusto ko namin makita. Sabi ni Laura. Bawal sila dito. Ba't naman bawal? Hindi ba alam ng mga tao may anak ka? Anak-anak ka?
Tas ikahihiya mo. Ano, gusto mo puro pasarap lang? Tanong ni Ava na nakasalubong ang dalawang kilay. Watch your words, woman. Napalunok naman si Ava. Jokey-jokey lang, sir. Gusto ko lang naman makita ng mga bata kaya pagbigyan mo na. Napahinga ng malalim si Lux. Come here, twins. Lumapit naman ang dalawang bata kay Lux at kumandong. Napanguso na lang si Ava at naupo si isang gilid habang nagtitinga. Anong pinapakain mo sa mga anak ko? Siomay. Masarap yan. Favorite nga ng mga bata eh. Don't worry sir, hindi ko lalasunin ang mga anak mo. Kahit wala silang manners. Daddy, sabi po ni Yaya kukutungan ka raw po niya. Sumbong ni Laura. What's kukutungan ba? Pinanlakihan ng mga mata ni Ava si Laura. Huy, nagbibiro lang naman ako. Pre, mukhang nakahanap ng katapatan pamilya mo masama ugali ah. Sabi ng isang lalaking kaibigan ni Lux. Ulol, Montalves ka rin, baka nakakalimutan mo. Sabi nung isa pang lalaki. Montalves tayong lahat dito. Natatawang sabi nung medyo long hair. Anak ka ni Aling Amelia, di ba? Tanong ng chinito kay Ava. Yes, ako si Ava. Ako si Cloud. Nakangiting pakilala ng chinito. Pinsan ni Lux. Ako si Bon. Pinsan din ni Lux. I'm Sean. And Lucas. Napatangutango naman si Ava. Okay, lakas na mga dating nyo ah. Para kayong mga mafia boss. Actually, we are. We're part of a mafia organization. Di ba nasabi ng mama mo? Iniling ni Ava ang kanyang ulo na bahagya pa siyang napatulala. Seryoso kayo? Oh. Sagot ni Cloud. Di ba yung mafia, mataba, panot, saka matanda? Putik. Ano itong pinasok ko? Mafia rin yung tatay nung kambal? Kapag yata sinagot kayo, butas agad ang ulo ko eh. Hindi naman kami pumapatay ng mga inosente. But we do some illegal stuff, kagaya ng pagbebenta ng mga baril. How about drugs? Tanong ni Ava. Hindi naman siguro kayo fan ng drugs, di ba? No, hanggang baril lang kami. Paliwanag ni Cloud. Napatangutang naman siya. Alam nyo na, kapag nawala ako bigla. Ibig sabihin nun, ibinaon ako sa likod ng bahay ng tatay nila Laura. Hindi ako mag-aaksay ng oras para ibaon ka. Pwede naman kita itapon sa ilog. Daddy, that's bad. Saway ni Laura sa ama. She bought us shomai. Huwag kayo masyado mapanatag. Di natin alam kung anong pinaplano niyan. Napasimangot si Ava. Mukha pa ako masamang tao. Ugali lang yung masama sa akin. Kahit wala akong tatay, hindi nagkulang ang nanay ko sa pag-aalaga sa akin. Maya-maya lang, nagpaalam na ang apat na lalaking bisita ni Lux. Nag-order na din ng pagkain si Lux para sa kanila. Akala ni Ava gugutumin pa siya ng lalaki. Gawin na lahat ni Lux kay Ava, wag lang siyang gutumin ito. MWF lang ang pasok ng mga bata. Palagi akong wala sa bahay kaya bantayan mo silang maigi. Kapag may pupunta babae doon na nagkangalang Ana, palayasin mo. Ingatan mo mga anak ko, dahil alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Tumango naman siya. Sabi na sa akin lahat ni nanay ang tungkol dyan. Doon lang talaga sa pagiging mafia mo ang hindi. Kapag may hindi nangyaring maganda, tawagan mo ako. I will give you my number. Pwede rin ba kita maging textmate? Biro pa ni Ava, kaya pinukol siya ng masamang tingin ni Lux. Sungit, nagbibiro lang naman ako. Inirapan ni Ava ang lalaki. Mukhang hindi pwede ang pagiging tarantado niya dito. Ma, ba't naman di niya sinabi sa akin mafia pala si Lux? Hindi ko nasabi. Huwag kang mag-alala, mabait din naman yan. Napasimangot si Ava bago sumubo ng pagkain. Nasa kusina siya at kumakain ng hapunan. Tulog na ang mga bata. Ngayon lang nakakain si Ava dahil busog siya kanina. Mabait na ba yun? Ang sungit-sungit kaya. Mama, hindi umuubra dito yung pagiging sanggano ko dyan sa lugar natin. Anak, mabait yan si Lux. Pagpasensyahan mo na yung mag-aama dahil may problema kasi sila. Iniwan sila ni Ana nung baby pa lang ang kambal. Sumama sa ibang lalaki kasi naghihirap na raw si Lux. Takot si Lux maiwan kaya nag-focus ulit siya sa trabaho.
Nasa isip niya kasi kapag marami siyang pera, hindi na siya maiiwan. Medyo tanga siya sa part na yun, ha? Sinong tanga? Napatalon sa gulat si Ava nang marinig ang boses ni Lux. Are you referring to me? Hindi! Ako yung tanga kasi nadapa ako. You're talking to Nanay Amelia? Dumikit ito kay Ava at sumilip sa camera. Hi, Nanay! Bahagya namang lumayo si Ava dahil nakaramdam siya ng kuryente ng magdikit ang balat nila. Kumusta ka na? Tanong ng kanyang ina kay Lux. I'm fine, ikaw po? Ito, nagpapagaling pa rin. Kagagaling niya sa operasyon. Inoperahan kasi ang ginang sa kidney, kaya kinailangan nito umalis muna sa trabaho. Lux, mabait ba ang anak ko? Baka inaaway mo yan, ha? Tsaka, huwag mo masyadong takutin yung anak ko. Dapat magpakabait ka rin dyan. Kasi matino naman yan. Tsaka pag inaaway mo yan, tatamaan ka sa akin. Mabait po ako sa kanya. Sabi ni Lux at nilingon si Ava. Right? Tumayo si Ava at kinuha ang plato. Ma, hindi totoo yun. Inaaway niya ako palagi. Tumakbo si Ava kaso tatanga-tanga siya, nadapa si Ava at nabasag ang pinggang hawak. Namatay naman ang cellphone niya dahil sa tindi ng pagkakabagsak niya. Aray! Daing niya bago tumayo. Huwag kang gagalaw, ang gaslaw mo, tanga ka naman. Saad ni Lux sa kanya. Sisinghalan sana ito ni Ava pero natameme siya nang buhatin siya nito at inupo sa upuan. Napahilot na lang si Ava sa kanyang braso na makirot. May mga galos din siya, gawa ng tumalsik na bubog. Pinanood ni Ava na linisin ni Lux ang kalat na ginawa niya. Kinuha ni Lux ang kanyang cellphone. Si Rana. Ikaw kasi! Nagsinungaling ka kay mama. Kung di ka nagsinungaling, Edis, hindi sana ako nadapa. At sa akin mo pa sinising ang katangahan mo? Hindi makapaniwalang, sabi ni Lux. Napailing-iling ito bago kumuha ng ice pack. Hinila ni Lux ang kamay ni Ava na namumula at pinatungan ng ice pack ito. Kaya ko na, salamat. Kumuha ng first aid si Lux at ginamot ang maliliit na galos ni Ava. Nakanguso lang ang babae habang nakatingin sa kanyang cellphone. Papalitan ko yan bukas. Huwag ka nang umuso, mukha kang unggoy. Ako kaya pinakamaganda sa lugar namin. Sama na ugali mo. Sana maging matandang panot ka, tas mataba yung tiyan. In your dreams. Binawi ni Ava ang kamay niya at tumayo. Iika-ika siyang umalis sa kusina at nagtungo na lang sa kanyang kwarto. Naupo siya sa kama at sinubukan buksan ang cellphone niya. Bumukas naman ito kaso basag na. Bobo mo kasi Ava eh. Kinutongan ni Ava ang sarili niya. Itinulog na lang niya ang sama ng loob dahil wala naman siya mapapala kung magbumukbok siya. Kinabukasan masama pa rin ang loob ni Ava dahil wala na siyang cellphone. Isa pa, kinaiinis niya ay nasaksihan ni Lux ang kanyang katangahan. Bukod sa kalooban niyang masama, pati katawan niya masama na rin ang lagay. Nagkaroon pa ng pasa ang kanyang binti at braso kaya masakit yun. Buti na lang at walang pasok ang mga bata. Yaya, napano ka? Tanong ni Laura. Kung may masakit sa'yo. It's okay, katangahan lang. Nadapa kasi ako kagabi. Ba't ka naman nadapa? Tanong naman ni Hans. Naglaro kayo ni Mana kagabi? O baka may rayuma ka lang din? Ang bata ko naman para magkaroon ng rayuma. Nadapa nga lang talaga ako. Yaya, can we go to the park? Tanong ni Laura. Gusto ko maglaro ng slides. Papayag ako. Pero may kondisyon ako ah. Susundin ko lahat ng gusto nyo at ipaparanas ko sa inyo ang saya ng batang 90s. Kung ipapangako nyo na palagi kong gagamit ang po at opo tuwing kausap ang matatanda. Isa pa dapat maghalang kayo dahil yun ang tama. Okay. Po. Sabi ni Hans. Napangiti naman si Ava. Tama yan. Hanggat kasama nyo ako matututo kayo ng tamang manners. Can we just go po? I'm excited na mag-slide eh. Sabad naman ni Laura. Sandali, sandali, magdadala akong tubig at merienda nyo. Nilagyan niya ng tubig ang malaking tumbler. Kumuha na rin siya ng sandwich bago ayain ang mga bata. Maglalakad lang po tayo. Ayoko maglakad. Edo sige, try mong gumapang mula rito hanggang dun.
Napairap naman si Hans sa sinabi niya. Bakit hindi mo i-try mag-isa, po? Dahil sa sinabi nito, natawa si Ava. Suplado manang-mana sa tatay niya. Puro reklamo ang mga bata habang naglalakad sila kahit 5 minutes lang naman ang lakaran mula sa bahay hanggang park. Nilibang na lang ni Ava ang mga bata sa pamamagitan ng pagkukwento hanggang sa makarating na sila. Agad tumakbo ang mga bata sa slides. Naupo naman si Ava sa isang bench habang tinatanaw ang mga bata. Naisip ni Ava na maswerte pa rin pala siya. Kahit iniwan siya ng tatay niya. Kasi kahit papano, may nanay siya. Hindi nagkulang ito sa pagmamahal para sa kanya. Maya-maya lang dumami na ang mga bata. Lumapit si Ava sa mga alaga dahil baka matulak ang mga ito. Hindi nga siya nagkamali dahil may masibang batang lalaki. Ba't ka nanunulak? Sita ni Hans dito. Mag-sorry ka kay Laura. Eh parang-harang siya eh. Tsaka ba't kayo nandito? Bawal dito mga walang nanay. Ah, ba't mas modo bungangan ito ah? Hindi mapigil ang komento ni Ava. Hoy bata, ako ang mami nila. Ba't ba sila inaaway ha? Pangit mo. Singhal ng bata sa kanya. Kung hindi lang bata ang kaharap ni Laura, ina-uppercut niya na ito. Ikaw nga, hindi mahal na mama mo. Iiwan ka nila dahil masama ugali mo. Umiyak ang bata. Mabilis naman binuhat ni Ava ang mga alaga niya bago umalis doon. Hindi siya na guilty. Kung ganoon naman kasama talaga yung ugali ng bata, deserve niya yun. Tumambay na lang sila sa puno malapit sa park. Naupo sila sa ilalim ng puno habang kinakain yung sandwich. Ba't mo kami pinagtanggol po? Tanong naman ni Hans. Bakit hindi? Ialaga ko kayo eh. Aba, kahit ganyan kayo, hindi ko naman kayo hahayaang basta-basta nalang awayin na iba, no? Ikaw lang ang nagtanggol sa amin. Ani Laura. Yung dati namin yaya, inaaway rin kami kapag may nang-away sa amin. Ikaw lang nagtanggol sa amin. Kotong talaga sa akin yung mga dati niyong yaya. Naiintindihan ko naman kasi kung ba't wala kayong manners. Pero ngayon meron na kayong konting manners na nakaka-proud yan. Inirapan ni Hans si Ava. Thank you. Ay, marunong ka na talaga. Very good yan. Madramang sabi ni Ava at kiniliting ito sa tagiliran. Sige na, ubusin nyo na yan na makauwi na tayo. Alam ko kasi, maagang uuwi ang daddy nyo ngayon. E baka akalain pa dinukot ko kayo. Yaya, huwag mong lalandiin si daddy ah. Biglang sabi ni Laura. Muntik namang mabulunan si Ava dahil sa gulat. Hoy, pinagsasabi mo? Yung ibang yaya namin, palagi silang pupunta sa kwarto ni daddy tuwing gabi. Eh gusto nilang gapangin si daddy. Nandiri ako bigla. Tsaka ba't alam mo yung gapang-gapang na yan? Bad yun ah. Huwag mo nang sasabihin ulit yun. Tumango na lang si Laura. Nang maubos ng tinapay at makainom sila ng tubig, naglakad na sila pa uwi. Laking pasasalamat ni Ava dahil hindi nagpabuhat ang mga bata. Baka tuluyan na siya maging pilantod kapag nagpabuhat ang mga ito. Sa kayo galing? Bumungad agad sa kanila si Lux na makapasok sila sa loob. Daddy! Masayang lumapit ang kambal sa ama. Binuhat naman ito ni Lux. Dinala kami ni Yaya sa park. Naglaro po kami sa park. Sabi naman ni Laura dito. Daddy, may nang-away sa amin. Ayun, pinaiyak ni Yaya yung bata ng away sa amin. Proud? Nang umiti si Ava. Mapagpatol ka rin pala sa bata. Sabi ni Lux bago ibaba ang dalawang anak. Doon muna kayo sa kusina. May dala akong buko pa, kumain kayo. Agad namang nagtungo sa kusina yung dalawang bata. How's your wound? Biglang tanong ni Lux kay Ava. Ito, sugat pa rin. Sagot ni Ava kaya sinamaan siya ng tingin ni Lux. Bakit? Sinagot lang naman kita, sungit-sungit mo. Whatever. Kinuha ni Lux ang isang paper bag at inabot kay Ava. Here. Kinuha niya naman yon. Ano to? Bomba? Kung pwede lang. Tanggapin mo na lang, dami mo pang tanong. Binuksan ni Ava ang paper bag at kinuha ang laman nun. Nanlaki ang kanyang mga mata nang bumungad sa kanya isang brand new phone. Ano to? Cellphone. Naapektuhan din ba ang mata mo mula sa pagkakadapa?
Napairap naman siya dahil sa kasungitan ng binata. I mean, ba't mo ako binibigyan? Tanga kasi. Nakasave ang number ko dyan. Lahat na nasa cellphone mo, nailagay ko na dyan. Madapa ka ulit ah. Bago pa makapagsalita si Ava, ay tinalikuran na siya ni Lux. Napatalo naman siya sa saya at agad nagpicture sa bagong cellphone niya na iPhone 15 lang naman. Nagtungo siya sa kusina at tinabihan ng dalawa niyang alaga. Ipinagmayabang niya ang cellphone niya sa mga ito. Ganda no! Mayabang na sabi ni Ava. May ganyan din kami. Ngayon ka rin nagkaroon ng ganyan? Nakangusong tanong ni Laura. Nawala biglang yabang ni Ava. Nakalimutan niya na mayaman nga pala ang mga alaga niya kaya natural na sanay na ang mga ito. Congratulations! Sabi ni Hans. Here, kuha ka bumbuko pay. Thank you! Nag-explore-explore si Ava sa kanyang cellphone. Nag-ayaring magpicture si Laura kaya nakipag-selfie siya sa dalawang alaga niya. Pagkatapos kumain ng dalawang bata, umakyat na ang mga ito para puntahan ang kanilang ama. Si Ava naman, hinugasan ang kanilang pinagkainan. Mukhang may babysitter na naman na gold digger. Oo nga. Bahagyang nilingon ni Ava ang dalawang katulong na nag-uusap at nakatingin ito sa kanya. Tumaas ang kilay ni Ava. Hindi ako gold digger dahil walang ginto si Sir Lux. Money digger kasi yun. Bobo ka? Inirapan niya ang mga ito bago layasan. Wala siyang pakialam kahit mainis pa ang mga ito sa kanya. Kapag may taong inis kay Ava, lalo pa niyang iniinis. Nagtungo si Ava sa kanyang kwarto at tinawagan ng kanyang ina. Naikwento sa kanila ang katangahan mo. Siguro hiyang-hiya ka, no? Chismoso naman nun, ma. Pero hindi ako magagalit dahil sa chismis niya, binigyan niya ako ng bagong iPhone. Naku ah, baka ma-inlove ka dyan kay Lux ha. Bagay naman kayong dalawa kaso hindi ko alam kung papatulang ka niyan. Wow, parang sinabi niyo hindi ako kamahal-mahal. Ma, huwag mo ako ibugaw sa masungit na yun. Masama ugali nun. Anak, huwag ka na magmalinis. Hindi rin naman maganda ugali mo. Sige na, mamaya na lang ako tatawag at matutulog ako. Sige po, huwag ka sana mabulunan kapag uminom ka ng gamot mo. Nag-flying kiss si Ava sa ina bago niya patayin ang tawag. Minsan, hindi niya alam kung mama niya ba talaga ang ina o napulot lang siya sa tae ng kalabaw. Oh, but kasama ka namin? Wala kang transaksyon? Tanong ni Ava kay Lux. Sinamaan naman siya ng tingin nito. Bakit? Masama bang bantayan ko rin ang mga anak ko? Di naman sir, nakakagulat lang. Buwabawi ka ba? Manahimik ka na lang. Masungit na sabi nito bago bumaba ng sasakyan. Natawa si Ava bago sumunod. Kung dati natatakot siya kapag binabara ito, hindi na ngayon. Makinig kayo sa teacher niyo ha, sa waiting area lang kami. Paalala ni Lux sa kanyang mga anak. Tumango naman ang mga bata. Umalik ang mga ito sa ama bago tuluyang pumasok. Sir, sigurado ka maghihintay ka? Dudang tanong ni Ava dito. Inirapan lang siya ni Lux bago dumiretso sa waiting area. Natawa naman si Ava bago ito sundan. Magkatabi silang umupo. Oh, anong titingin-tingin mo? Masungit na tanong ni Ava sa babaeng nagsabi na masama ang ugali ng mga alaga niya. Huwag kang mang-away. May kipag-away ka pa. Paninita naman ni Lux sa dalaga. Sinabi niya kasi masama ugali ng mga bata. Lalo na raw yung ugali mo. Hinarap ni Lux ang babae. You look like a dog. Natawa naman si Ava nang irapan sila ng babae bago talikuran. Nag-cellphone na lang siya habang nakasandal kay Lux. Hindi naman nagreklamo ang binata. Gutom na ako. Tara, street foods tayo dyan sa labas. At bago pa makatanggi si Lux, hinila na siya ni Ava patungo sa labas. Bumili si Ava na iba't ibang tuhog-tuhog at syempre hindi na wala ang siomay. Bayad ka na. Sabi ni Ava sa kanyang boss at wala nang hiya-hiya. Nagbayad naman si Lux. Naupo ang dalawa sa isang upuan sa labas ng school. Kain ka na. Isausaw mo lang sa kung anong trip mo. Huwag kang mag-alala, walang lason yan. Tumango naman si Lux at nagsimulang kumain. Bahagyang napangiti si Ava dahil tila nagustuhan ito ng lalaki. Nasa ganoong posisyon sila nang biglang lumitaw ang dalawang bubuwit.
Maaga uwian namin kasi may meeting si teacher. Binigyan lang kami assignments. Penge po, sabi naman ni Hans. Agad nitong sinubo ang kwek-kwek nang hindi hinihipan. Iluwa mo! Sabi ni Ava at inilahad ang kanyang palad. Iniluwa naman ni Hans sumainit ang kwek-kwek sa kanyang palad. Malakas na napatawa si Ava bago ilagay sa cup yung kwek-kwek. Napaso po ako eh. Naiiyak na sabi ni Hans bago ipakita ang kanyang dila. Hipan mo muna kasi. Ito, malamig na. Agad namang sinubo ni Hans yung kwek-kwek. Napalingon si Ava sa lalaki nang maramdaman niya nakatingin to sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong niya. Nakangiting umiling lang si Lux. Bahagya namang natigilan si Ava nang makita ang ngiti nito. Ito yata ang unang pagkakataon na nakita niya ngumiti ang lalaki. Ang gwapo mo pag nakangiti ka. Hindi naman kumibo si Lux at tumayo na lang. Tara na. Tumayo na rin sina Ava, dumiretso sila sa kotse, agad namang minaneho ni Lux na sasakyan. Daddy, sa bahay ka po mag-lunch? Sorry baby, may bigla ang meeting kasi ako. Sa dinner na lang tayo magsabay. Okay po. Nang makarating sa bahay, ibinabalang sila ni Lux bago ito umandar at umalis ulit. Pumasok sila Ava sa loob ng bahay pero natigilan sila nang makita ang isang babaeng nakaupo sa sofa. Napatingin si Ava sa kambal nang yumakap ang mga ito sa binti niya. My babies, come to mommy. Ayaw, sabi ni Hans at umiling. Come on Hans, hanggang ngayon pasaway ka pa rin. Umirap ang tunay na ina ng mga bata. Isasama ko muna kayo. Alam ng daddy nyo kaya huwag kayo magpasaway. Lumapit sa kanila ito. Akmang hahawakan na nito ang kambal. Pero hindi natuloy dahil humakbang paatras si Ava kasama ang mga bata. Umalis ka na. Hindi kami naniniwalang pasasamahin sa'yo ni Lux sa mga bata. Sumama ka na ulit sa kabit mo, ipokrita ka. Sino ka ba? Galit na tanong ni Anna. Isa ka na naman ba sa mga babaeng bayaran ni Lux? Hindi ka na nahiya? Alam mong may asawa na kinakalantari mo pa. Ikaw mahiya? Iniwan mo ang pamilya mo para sa ibang lalaki? Tapos ngayon babalikan na parang wala lang? At saka, ako? Kabit? Mahiya ka nga. Mahiya ka. Divorce na kayo ni Lux, kaya wala ka ng pakialam kung magkaroon man siya ng karelasyon ngayon. Umalis ka na dito o ipapakaladkad pa kita sa mga tauhan ni Lux na mukhang papatay. Hindi pa ako tapos. Kukunin ko ang mga anak ko, pati na ang mga mana nila. Galit na sabi nito bago damputin ang kanyang bag at padabog na umalis. Madapa ka sana! Sigaw ni Ava bago ibaba ang mga bata. Kukunin niya kami. Ayoko po sa kanya. Naiiyak na sabi ni Laura. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako papayag. Ka naiiyak. Papangit ka niyan. Gusto mo bang maging kamukha ng nanay mong yun? Pigil ang luhang umiling naman si Ava. Huwag mo kami ibibigay sa kanya. Sabi naman ni Hans. Kahit makulit kami po, huwag mo kami ibibigay sa kanya. Awayin mo po siya. Oo naman, no? Sige na, magpalit na kayo. Maghahanda ko ang tanghalian nyo. Tumango ang mga bata bago umakyat. Si Ava naman, tinawagan si Lux. Niloudspeaker niya ang cellphone bago ilapag sa mesa. Hello? Why? Nagsandok si Ava ng kanin at ulam. Yung ex-wife mo, nandito kanina. Pagpasok siya, agad yung bumungad sa amin. What? May ginawa ba siya? Wala. Huwag kang mag-alala dahil pinalayas ko na siya. Sinabi ko lang naman sa'yo para ma-inform ka. Sige na, kakain na kami ng mga bata. Pinatay ni Ava ang tawag at inilapag sa lamesa yung mga pagkain. Nang dumating ang mga bata ay pinaupo niya ang mga ito. Sinabayan na rin ni Ava sa pagkain ng mga bata para naman ganahan ang mga ito kumain. Pansin kasi ni Ava na ginaganahan lang ang mga ito tuwing may kasabay. Dinawagan ko ang daddy niyo, baka pauwi na rin yun kasi sinabi ko ang tungkol sa mami niyong burikat. What is purikat po? Tsaka mo na alamin kapag malaki ka na. Sagot ni Ava kay Laura. Pagkatapos nilang kumain, ay hinugasan niya ang mga pagkain, pati na rin ang pinagkainan. Pinagpahinga ni Ava saglit ang mga bata bago pahigain sa sofa bed sa sala.
Tinabihan niya rin ang mga ito para naman mapasarap lalo ang mga tulog nito. Nag-aalala si Lux sa kanyang mga anak pero hindi siya makaalis sa meeting dahil lang King ang nagpatawag sa kanila. Huy, hindi ka mapakali. Bulong sa kanya ni Lucas na siyang kapatid niya. Sinisilihan ba yung puwet mo? Galing si Ana sa bahay. Baka kung anong gawin ng sa mga anak ko. Nandun si Ava, huwag ka mag-alala. Sabad naman ni Cloud. Matabi lang dila nun kaya siguradong di uubra yung ex mo. Kahit na. Isang oras pa ang tinagal ng meeting bago ito matapos. Hindi na nagpaalam si Lux sa lahat at agad nang lumabas. Dumaan muna siya sa isang ice cream parlor bago dumiretso sa bahay. Nawala lahat ng nararamdaman niyang kaba nang makita sa sala ang mga anak na natutulog katabi si Ava. Natawa si Lux bago ilagay sa ref ang binili niyang ice cream. Naupo siya sa sofa sa sala at tinitigan ng mga tatlo na magkakayakap na natutulog. Ngayon lang ata nakatagpo ang mga anak ko ng mayayakap. Pabulong na sabi ni Lux habang nakatitig sa mga ito. Sir, ngayon ko lang nakitang ganyan ang kambal. Bahagyang nagulat si Lux sa pagsulpot ni Manang Esther na siyang mayordoma ng bahay niya. Ngayon lang yata nakatagpo ang kambal ng pagmamahal ng isang ina. Ngayon lang tumiklop ang mga anak mo na yan sa babysitter nila. Sa bagay, hindi na ako magugulat dahil anak siya ni Amelia. Tatawagan na sana kita nang malaman kung dumating yung epal mong ex. Pero na makita ko kung paano ipagtanggol ni Ava yung mga anak mo, hindi na kita tinawagan. Manang, paano siya nakapasok? May isa siyang guard na nasulsulan. Huwag ka mag-alala dahil kinausap ko na yung guard. Ang masasabi ko lang, safe na yung mga anak mo dahil may isang babaeng handa silang protektahan. Eh sabi ni Amelia, single daw yung anak niya kaya pwede mo ligawan. So tingin mo kaya ko mahalin ni Ava? Masama akong tao. Mafia ako at nakapatay na. Eh sir, hindi ka naman basta papatay na walang dahilan. Isa pa, kakaibang babae yan si Ava. Kaya siguradong magiging under ka sa kanya. Mukhang nakuha na rin niya ang loob ng kambal. Kaya hindi ka mahihirapan. Nagkibit balikat lang si Lux. Ang totoo niyan, sa tuwing nakikita ni Lux si Ava, tumitibok ang kanyang puso. Madalas niya itong sungitan dahil gusto niyang malayo ang loob sa dalaga kaso mas lalo lang siyang nahuhulog dito. Mas lalo pa yata siyang nahulog nang walang arte nitong saluhin yung niluwa ni Hans. Kung si Ana yon, baka sinigawan pa niya si Hans. Bantayan mo muna yung mag-iina mo, doon muna ako. Umalis si Manang Esther sa sala. Sumandal naman si Lux sa sofa hanggang sa hindi na malayang nakatulog na din siya. Nagising na lang si Lux na makarinig siya ng hagik-gikan. Mukha ng kambal ang agad bumungad sa kanya na magmulat siya ng mga mata. Bakit ang saya ng mga anak ko? Tanong niya bago hapitin ang mga ito sa bewang. Parang hinaplos ang puso ni Lux habang nakatingin sa mga anak niyang nakangiti. Ito yata ang unang beses niyang naramdaman na isa siyang ama. Masyado siyang focus sa trabaho kaya hindi niya matutukan ng mga anak. Mas tutok si Lux sa pera dahil pera ang dahilan kung bakit iniwan siya ni Ana. Pero ngayon, nagbago na ang kanyang pananaw. Mas magiging tutok na siya sa mga anak niya. Daddy, ang cute-cute niyan, Daddy. Tumatawang sabi ni Laura. May panda, Daddy. Sabi naman ni Hans. Alam ni Lux na may mali. Mukhang trip siya ngayon ng mga anak. Anong meron, ha? Malambing na tanong niya dito bago halikan ng mga ito sa pisngi. Anong kalukuhan ang ginawa niya sa akin? Tumawa lang ang kanyang mga anak. Mas lalong kumunot ang noon ni Lux nang pigil na tumawa si Ava na nakaupo sa sofa bed. Nakatingin ito sa cellphone niya. What's funny? Ba't ko tumatawa? Ano ginawa niyo sa akin? Medyo inis na tanong ni Lux. Baka pag nalaman mo masakal mo kami. Ano nga? Nakasimangot na si Lux dahil sobrang naiinis na talaga siya. Kita mo yung salamin na yon. Tingin ka doon. Ginuso ni Ava yung malaking salamin. Ibinaba ni Lux sa mga anak bago naglakad palapit dito. Mas lalong nagsalubong ang kanyang makakapal na kilay nang makita ang mga drawing sa kanyang muka. May drawing na malalaking bilog sa magkabilang mga mata niya. Meron din bigote at kung ano-ano pa. May nakita pa siyang devil na drawing sa kanyang pisngi na siguradong si Ava ang nagdrawing nito. Nang lingunin niya ang tatlo, wala na ang mga ito doon. Ava!
Malakas na tawag niya sa pangalan ng dalaga. Nasaan kayo? Ano ginawa niyo sa mukha ko? Hinanap niya ang mga ito pero hindi niya makita. Manda kayo sa akin kapag nakita ko kayo. Banta ni Lux bago dumiretso sa sink at maghilamos. Habang naghihilamos ay unti-unting napawi ang kanyang inis at napalitan ng ngiti. Hindi niya alam kung ba't siya masaya. Basta masaya ang puso niya at magaan ang kanyang kalooban. Nagising si Ava mula sa pagkakatulog nang may maramdamang yumuyugyug sa kanya. Ang mga bata ang bumungad sa kanya. Bakit? Alas tres pa lang, mamaya papasok niyo. May lagnat po si Daddy. Mataas lagnat niya. Napabango naman si Ava. Yaya, hindi nagsasabi si Daddy kapag may sakit siya eh. Pumunta kami sa room niya kanina kasi gusto namin siya katabi. Tapos pagpasok namin, nanginginig siya at mainit. Sabi ni Hans. Halika, puntahan natin at baka matuluyan yung tatay niyo. Nang maglakad yung dalawang bata, agad na lang niyang sinundan. Huminto ang mga ito sa unang kwarto, kumatok ang kambal bago sila pumasok. Nalapitan ni Ava ang lalaki at hinipo. Mataas nga ang lagnat nito. Parang namamahay sa iyo si Lucifer ah. Buksan niyo ilaw, kuha lang ako ng bimpong basa. Nangalkal si Ava ng bimpo sa drawer ni Lux. Pumasok siya sa banyo at binasa yun bago balikan si Lux. Pinunasan niya ang lalaki bago ipatong ang basang bimpo sa ulo nito. Kukuha akong gamot, bantayan niyo muna ang daddy niyo. Sabi ni Ava sa dalawang bata na agad namang tumango. Lumabas si Ava sa kwarto at bumaba. Kumuha siya ng tinapay, gamot at tubig bago umakit ulit. Nadatnan niyang gising si Lux at nakasandal sa headboard ng kama. Kainin mo tong tinapay tas uminom ka ng gamot. Sabi ni Ava at inabot sa lalaki ang tinapay. I'm fine. Bibigwasan kita sa tagiliran kapag hindi mo ako sinunod. Banta niya rito. Nanlalat ang kinuha naman ni Lux yung tinapay at kinain. Nang maubos ni Lux yun, ay agad pinainom ito ni Ava ng gamot. Daddy, kinikinaw ka po. Sabi ni Laura bago tabihan ng ama at yakapin. Daddy, nandito lang si baby Laura para sa'yo. Baka mahawa kayo. Nag-aala lang sabi ni Lux. Di po yan. Sabi ni Hans at umakyat din sa kama. Hindi mahahawa yung mga yan, mga anghel yan eh. Matulog na kayo dahil antok pa talaga ako. You will sleep here? Oo. Sagot ni Ava bago humiga sa dulo. Napapagitnaan nila ang dalawang bata. Subukan mo manggapang at tatamaan ka sa akin. Hindi na pinansin ni Ava ang lalaki at niyakap na lang ang dalawang bata hanggang sa makatulog siya. Nang magising si Ava, nataranta siya dahil alas 7 na. Nilingon ni Ava ang kanyang mga alaga at mahimbing pa rin ang tulog ng mga ito. Wala silang pasok. May teacher's conference daw. Napatango naman si Ava. Kumusta na lagay mo? Laptop agad ang kaharap mo. Kagagaling mo lang sa sakit. I'm fine now. Nasa labas ang mga kaibigan. Napatigil sa pagsasalita si Lux nang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang kanyang mga pinsan. Bahay-bahayan, lupit nyo naman! Nakangising sabi ni Sean. Kumusta ang tulog ng pamilyang yan? Nakangising tanong naman ni Von. Pakialam mo ba? Masungit na sagot ni Ava rito. Puyat to mga bata kaya kapag nagising ang mga to, tatamaan kayo sa akin. Kaya pala hindi masyado masungit ang kapatid ko. Natatawang sabi ni Lucas. Mommy Ava and Daddy Lux. Abnoy. Singhal ni Ava sa mga ito. Ba't kayo nandito? Huwag niyo sabihing sunundo niyo yan para magtrabaho. Manahimik kayo at kagagaling lang yan sa sakit. Babarilin ko kayo kapag nabinat yan. Mrs. Montalves, kalma lang. Binisita lang namin itong asawa mo. Ano asawa? Eh baka kutongan kita dyan. Stop teasing her. Saway ni Lux sa mga ito. Nagpahanda akong almusal, kumain ka na dun. Tumango naman si Ava at lumabas ng kwarto. Akmang didiretso siya sa kusina kaya lang natigilan siya nang may nagdoorbell. Mukhang wala ang mga maid o kaya busy kaya si Ava na lumabas. Nagtaka si Ava dahil wala ring guard sa tapat ng gate. Binuksan niya ang pinto at bumungad sa kanya ang isang rider na may dalang box. Ava Sanchez? Opo. Bakit ho? Parang tinakasan ng dugo si Ava nang tutukan siya ng baril nito. Sumama ka sa akin. Huwag mo subukan mag-ingay kung ayaw mo mamatay. Hinila siya ng lalaki. Tulong! Lux! Lux!
Malakas na sigaw ni Ava. Napahinto si Ava at nawala ng malay nang hampasin siya nito ng baril sa ulo. Napahinto naman si Lux sa pag-uusap nang marinig niya ang sigaw ni Ava. Nataranta si Lux at mabilis na tumakbo palabas ng kwarto. Dumiretso sa labas at nakita niya isang van na nasa malayo na. Sigaw siya ng sigaw. Sinisigaw niya ang pangalan ni Ava. Ano nangyari? Napamura si Lux. Kumikilos na ang mga tarantadong hapon na yon. Kinuha niya si Ava. Kalma, hindi tayo makakapag-isip ng paraan kapag nagpadala ka sa emosyon mo. Pumasok sila sa loob ng gate. Agad namang kinwelyohan ni Lux ang bantay doon. Bakit hindi ka nagbabantay ng mabuti? Sir, tumawag po kayo at nagpakuha ng pala. May ibabaon daw po kayo. Napamura na lang ulit si Lux bago bitawan ng guard. Pumasok sila sa loob ng bahay at naupo sa sofa. Kunot noo si Lux habang isipan ang lumilipad na posibleng baka may masama mangyari kay Ava. Siguradong tatawag sa'yo si Kosuke. Sabi ni Cloud. Itatrack ko ang location niya. Tumunog ang cellphone ni Lux na agad namang sinagot nito. Montalves, hawak ko siyota mo. Napakuyom ang kamao ni Lux nang marinig ang boses ni Kosuke. Wala siyang kinalaman dito. Sinasabi ko sa'yo, tanggal yung ulo mo kapag may ginawa ka masama sa kanya. Tumawa ang nasa kabilang linya. Makinis ang isang to. Ang galing-galing mo talagang pumili. Ano kailangan mo? Walang emosyong tanong ni Lux. Ang mga baril ko at kalayaan ng kapatid ko. Huwag kang magkakamaling gumawa ng hakbang dahil tutuluyan ko talaga itong syota mo. Namatay ang tawag at inis na ibinagsak ni Lux ang hawak ng cellphone. Nasa sasakyan si Kosuke nang tumatawag sa'yo at kaya hindi ko matraka ang exact location niya. Ihanda mo yung kapatid ni Kosuke. Pati na rin yung mga baril niya na kuha natin. Seryoso ka ba dyan? Hindi makapaniwala ang tanong ni Lucas. Lux, malaking panganib tong gagawin mo. But I can risk Ava's life. Frustrated na sabi ni Lux. Fine. Just make sure that you have a perfect plan. Tumango na lang si Lux. Napadaing naman si Ava na magising siya. Masakit ang kanyang ulo at malagkit siya. Nahipuin niya ito ay may dugong natuyo. Gaganti talaga ako sa nahampas ng baril. Inis niyang sambit. Sinubukan niyang tumayo pero natigilan siya nang makitang nakakadena ang kanyang paa. Mukha ba akong aso? Gaganti talaga ako. Napapasimangot na sambit niya. Gising ka na pala. Natameme si Ava nang bumukas ang pinto ng kwartong kinalalagyan niya at pumasok ang isang hapon na medyo may edad. Tignan natin ngayon, ang angas ng syota mo. Syota? Wala akong syota and BSB ako. Huwag mo ako niloloko dahil alam na lahat na syota ka ni Montalves. Pareho kayo mamamatay sa kamay ko. Pero kung gusto mo mabuhay, maging babae na lang kita. Yak! Ayoko nga, mamatay na lang ako no. Tignan natin yung tapang mo. Nakangising sabi ng lalaki bago lumabas. Napamukmuk na lang si Ava doon habang nag-iisip kung paano siya makakaalis. Hindi naman siya marunong magkalikot ng mga lock dahil wala naman siya lahing magdanakaw. Maya-maya lamang nakatulog muli si Ava. Nagising na lang siya nang may pabalang na humila sa kanya. Aray naman! Gagantian talaga kita. Ngumisi lang si Kosuke sa kanya bago siya kalad ka rin palabas. Huminto siya sa isang malaking field. Parang nabuhayan ng loob si Ava nang makita si Lux at ang mga kaibigan nito. Lux! Tulungan mo akong baho nito eh! Ingay mo! Natatawa ang sabi ni Lux. Kosuke, dala ko na ang kapatid mo. Ibigay mo sa akin si Ava at ibibigay ko siya sa'yo. Lakad! Sabi ni Kosuke bago itulak si Ava. Naglakad naman si Ava. Nasa lubong ni Ava ang kahawig ni Kosuke na lalaki. Nang makalagpas siya, bigla na lamang may umakap sa kanya. Sunod-sunod na putukan ang narinig ni Ava, kaya napatakip na lang siya ng kanyang tenga. Ayos ka lang? Napaangat siya ng tingin nang marinig si Lux. Okay nang lahat. Napaiyak naman si Ava bago yakapin ang binata. Ayoko. Ayoko na. Kala ko mamamatay ako eh. Paano kapag namatay ako, kawawa yung mga bata? Hindi ka mamamatay. Masamang damo ka eh. Tara na, umuwi na tayo. Teka, gaganti ako kay baho. Hinampas niya ako ng baril sa ulo eh.
Nakasimangot na sabi ni Ava. Go on, hawak siya ni Cloud. Tumayo naman si Ava at nilapitan yung lalaking hawak ni Cloud na may tama sa tagiliran. Bumuelo si Ava bago ito sapakin. Bagsak naman si Kosuke habang dumudugo ang nguso. Bullseye. Sabi niya bago balikan si Lux. Nang makalapit siya rito, bigla na lamang siyang nanghina. Naramdaman niyang nasalo siya ni Lux bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Nang magising si Ava ay nasa ospital na siya. Gutom siya kaya napabangon siya. Yaya! Lumapit sa kanya ang kambal at agad na sumampa sa kama bago siya yakapin. Yaya, kala namin patay ka na! Umiiyak na sabi ni Laura. Uy naman ang mga to. Tahan na, masama ang budhi ko kaya hindi ako agad mamamatay. Tumango naman ang kambal bago humiwalay sa yakap at magpunas ng luha. Gutom na ako, pakainin niyo naman ako. Bumukas ang pinto at pumasok si Lux na may dalang Jollibee. Kasunod nito ang isang doctor at nurse. Gutom na ako. Kainin mo na yan. Bigyan mo rin naman ako kung gusto mo. Teka, susuriin ka muna ng doktor and it depends on them kung pwede ka nang kumain. Napasimangot naman si Ava. Sinuri siya ng doktor at sinabing pwede na nga siyang kumain. Kaya agad niyang hinila yung pagkaing binili ni Lux. Kahit sobrang gutom na siya, inuna niya pa rin ang kambal. Kain ang kain, Lux, kumain ka na rin dito. Nakiupo naman sa hospital bed si Lux at nagsimula na rin kumain. Wala na siyang pakialam sa mga kasama niya. Kanya-kanya muna sila dahil gutom na talaga siya. Pagkatapos nilang kumain, pinainom muna siya ni Lux ng gamot bago nito ligpitin ang pinagkainan. Kumusta ang ulo mo? Ulo pa rin. Sinamaan siya ng tingin ng binata bago halikan sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Ava. Hoy! Gulat niyang sabi at tinakpan ng bibig. Kada pamimiloso pa mo isang halik. Nakangising sabi ni Lux. Ah, sige, mamimiloso pa na lang po ako palagi. Kumbal, kita niyo naman ha, ang daddy niyo lumalandi sa akin, hindi ako. Okay lang po yun. Sabi ni Hans bago mag-thumbs up. Bagay naman kayo ni daddy. Sabi niyo ayaw niyo sa akin. Wala namang kaming sinabi po. Sagot ni Laura. Gusto kitang maging mama po. Palagi mo kami pinagtatanggol ni Hans at pinasasaya. Eh pwede niyo naman ako maging mama. At saka deserve niyo namang ipagtanggol. Lahat na aaway sa inyo ngayon, kukutongan ko. Ay naku, kagigising mo lang, hyper ka na. Tulog ka na ulit, kailangan mo na mahabang pahinga. Okay na ako sa pahinga ko. Ikaw ang magpahinga. Sugod ka na sugod dun kahit may lagnat. Anong gusto mo? Hayaan ko mamatay ang mama ng mga anak ko? Mabinat na lang ako. Mas okay pa yun kaysa mawala ka. Inirapan na lang ni Ava ang lalaki. Idinaan na lamang niya sa pagtataray ang kilig na nararamdaman. Malanti ka? Mahinang bulong ni Ava. Ikaw lang naman ang nilalandi ko. Ngising tugon ni Lux at muling hinalikan si Ava sa labi. Ano ba? Mabisyo ka na. Easy lang, hindi ka man lang maniligaw. Hindi ka man lang nahihiya. Halika ng halik, di mo ako nililigawan. Eh, dililigawan kita. Napasimangot na lang si Ava. Hindi siya makapaniwalang inuna nito ang halik bago siya ligawan. Napakamot na lang si Ava sa kanyang ulo nang bumungad na naman sa kanyang sandamakmak na bulaklak nang mabuksan niya ang pinto ng silid. Flowers for you. Lux, ayon sa akin yung mga bulaklak na binigay mo. May itatanim naman ako sa garden. Bawat araw ng panliligaw ni Lux sa kanya ay parami ng parami ang bulaklak na meron dito. Para hindi mabulok, itinanim na lang ni Ava sa garden. Ayun, ang laguna ng garden ni Lux. This is the last one. Ano bang gusto may ibigay ko sa'yo? Ayos lang kahit wala. Okay na sa akin yung may oras ka na para sa kambal. Mama! Daddy! Napangiti si Ava nang makita ang kambal na tumatakbo palapit sa kanila. Mama, naglaro kami sa labas. Nakangiting sabi ni Laura bago lumambitin sa binti niya. Mama, didiligan namin yung bulaklak mo sa labas po. Dami-dami flowers sa labas. Eh yung daddy nyo kasi makulit. Nagugutom na ba kayo? Tara kain tayo sa kusina. Sa labas na lang tayo kumain. Kain tayo sa labas, samgipsal. Mukhang mas masarap yan ah. Doon na lang tayo. Hindi na nagbihis si Ava at agad na silang umalis.
Habang nasa sasakyan ay kumakanta pa ang mga bata. Nang makarating sa isang Samgyup restaurant, ay agad silang bumaba at pumasok sa loob. Konti pa lang ang tao sa restaurant kaya agad silang nakaupo. Kumuha si Lux ng mga iluluto sa kalan, si Ava at Lux ang nagluto, yung kambal naman maganang kumakain. Sinusubuan din sila ng kambal dahil minsan hindi na sila makakain. Nabitawan ni Ava yung thong nang mabulunan si Laura. Agad niyang dinukot ang karne sa bibig at inilagay sa plato. Tahan-dahan lang naman anak, kalmahan mo lang, hindi ka naman mauubusan ng pagkain eh. Sarap po eh. Opo, naintindihan ko, pero tahan-dahan lang, okay? Tumango lang si Laura at kumain ulit na parang walang nangyari. Kapag ba nabulunan din ako, dudukutin mo rin? Oo, tapos ibabalik ulit sa bunganga mo. Natawa na lang si Lux at napailing. Dalawang oras yata silang nanatili sa Samgyupsal bago sila matapos kumain. Ice cream ang ginawang dessert ng apat. Tumambay sila sa isang food court at doon tumambay habang kumakain ng ice cream. May dumi ka sa gilid ng labi. Sabi ni Lux kay Ava, akin na, tanggalin ko. Nilapit naman ni Ava ang mukha sa lalaki. Nanlaki ang mga mata niya nang halikan ni Lux ang sinasabing dumi sa gilid ng kanyang labi. Huy, pad ka! Natawa si Lux, dumaplis yung labi ko eh. Malanti. Inirapan ni Ava ang lalaki na tumawa lang. Saglit pa silang tumambay doon bago nila napagpa siyang umalis. San tayo next? Tanong ni Ava. Sa Pampanga, punta tayo kay Nanay Amelia. Seryoso? Hindi ka nagbibiro? Uuwi ako? Uuwi tayo. Sa sobrang saya ni Ava, nakurot niya pa ang kamay ng lalaki. Natawa naman si Lux bago kunin ang kanyang kamay at halikan yon. Nakarinig naman ang hagik-gikan si Ava mula sa likuran. Nang lingunin niya, ang kambalang humahagik-gik at parang kilig na kilig ang mga ito. Ilang oras ang binyahe nila bago makarating sa bahay nila Ava. Tulog na ang kambal kaya binuhat ito ni Lux pababa. Mama! Sigaw ni Ava na makapasok sa loob. Nagulat naman ang kanyang inang na nagtitiklop ng damit. Ava! Tarantada kang bata ka? Natawa si Ava bago lapitan ng ina at yakapin. Namiss kita! Tanda-tanda mo na? Punyeta ka talagang bata ka. Uwi ka na lang, papatayin mo pa ako sa gulat. Masyado ka nerbiyosa. E biglaan lang din naman po yung pag-uwi ko. Si Lux po kasi. Tumingin ang ginang sa likod ni Ava. Agad tumayo ang ginang at sinalubong si Lux na buhat ang kambal, na ngayon ay tulog. Sinapon ang ginang ang pisngi ni Lux at hinalikan ito sa magkabilang pisngi. Hinila naman ni Ava ang ina. Ma, paawat ka naman. Akin yan. Arte-arte ka pa nung una, tas ngayon pinagdadamot mo na. Wala ang kuya mo at pumasada. Siguradong tuwang-tuwa yun kapag nakita ka. Lux, ilagay mo muna sa kwarto ang kambal para hindi ka mangawit. Sinamahan ni Ava sa kwarto ang lalaki. Maingat nitong inilapag ang kambal sa kama bago buksan ang electric fan. Hayaan mo muna makatulog, doon tayo sa sala at mapagchismisan kay mama. Nagtungo ang dalawa sa sala at naupo. Kamusta naman kayong dalawa? Lux, hindi ka naman ba pinapahamak nitong anak ko, maldita? Hindi po. Pangako po yun, nanay. Hindi ko na po hahayaang malagay sa kapahamakan nito si Ava. Napatango ang ginang. Yun naman pala. Yun lang naman ang gusto ko marinig. Tapos maayos na kayo ulit. Basta, iingatan mo ang anak ko ha. Huwag ka mag-alala mama, hindi ko hahayaang madukot ako. Hindi na talaga mauulit yun. Natawa ang ginang at napailing-iling na lang. Tinulungan na magtupi ni Ava ang ina. Nang matapos, nagpaalam itong magpapahinga dahil inaantok na ito. Pumasok naman sila Ava sa kwarto na kinalalagyan ng mga bata at tinabihan ng mga ito. Natulog din sila dahil nakakaantok naman talaga ang panahon. Nang magising si Ava ay wala na sa tabi niya ang mag-aama. Bumangon siya at dumiretso sa labas. Madilim na sa labas. Nakita niya ang kambal na bagong paligo. Dito tayo matutulog? Saan kumuha ng damit ng mga bata? Nagdala ako. Plano ko talaga to kaya naghanda ako. Ay, ang galing! Dumiretso sila sa kusina dahil kakain na. Napangiti si Ava nang makita ang kanyang kapatid. Nilapitan niya ito at niyakap. Kuya! Kuya ko maasim ah. Laki-laki mo ah. Dapat pala hindi ka na umuwi. Binili ko pa naman ang paborito mong ulam. Natatawang humiwalay ng yakap si Ava.
Ano? Nag-heart to heart talk na ba kayo ni Lux? Pasado ba siya? Saglit na yung pag-uusap namin kasi umepal si Mama. Mamaya ko yan kakausapin kaharap ang Jean. Kuya, mukhang makukutungan kita sa part na yan. Mukhang gusto mo lang magpalibre sa kanya eh. Kakausapin ko talaga. Maupo ka na makakain na tayo. Nang makaupo ang magkapatid, nagsimula na silang kumain. Sarap na sarap sa pagkain dahil laing ang ulam. Ito kasi ang paborito ni Ava. Mama, masarap to. Sabi ni Laura at ipinakita ang laing sa plato. Anong tawag po dito? Laing, yan ang favorite ko at talagang masarap yan. Mas masarap kapag si Lola Amelia ang nagluto. Lola, luto ka po nito. Gusto kong ganito po. Sabi naman ni Hans. Opo, ipagluluto ka ni Lola. Pagkatapos nilang kumain ay si Ava ang nagligpit. Gustong tumulong ni Lux pero ito ay agad na kinidnap ng kapatid ni Ava. Mama, saan po nagpunta si Daddy? Tanong ni Laura at tumulong sa paghuhugas ng plato kahit saling kit-kit lang ito. Mag-iinom, mag-uusap sila ng Tito Adrian niyo. Gusto ko rin po mag-inom, Mama. Narinig ko sila ni Ninong Cloud, sabi po nila masarap yung alak, lalo na kapag may girls. Huwag kang makinig sa ninong mo, may salty ka mga ngayon, kaya huwag mong pakikinggan, okay? Tsaka bad yun para sa bata. Wala namang nagawa si Hans kundi tumango na lang. Pagkatapos nila sa kusina, nagtungo sila sa sala. Binuksan ni Ava ang TV at iniwan muna ang mga bata para maglinis ng katawan. Saglit lang nagbabad si Ava bago siya umahon at magbihes. Binalikan niya ang mga bata at nadatnan niya ang mga itong nanonood ng Korean drama, kasama ang kanyang ina. Napailing si Ava bago lumabas. Nadatnan niya sa labas ang kanyang kapatid at si Lux na nagiinuman. Konti lang ah. Ikaw muna rito. Sabi ng kanyang kapatid na si Adrian. Dibili lang ako yelo. Nang makaalis ang kapatid ni Ava, ay hinapit ni Lux ang bewang ni Ava at inupo ito sa kanyang kandungan. Hey gorgeous, I love you. Ngumiti lamang si Ava bago halikan sa labi si Lux. Huwag ka magpakalasing ha. Opo. Lingid sa kaalaman ng dalawa ay nakadungaw ang dalawang bata at ang ginang sa kanilang dalawa at napapahagikik ang mga ito habang nakatingin sa kanila. Napakamot na lamang si Lux ng ulo habang nakatingin sa makalat nilang sala. Kapag wala talaga ang asawa, mahukulit masyado ang mga anak nila. Ilang taon na ang lumipas na maikasal sila. Kung ang panganay nila ay kambal, ang kanilang mga bunso naman ay tatlo. Triplets ang isinilang ni Ava. Puro lalaki pa kaya talaga makulit. Huwag kayong magulo! Masungit na saway ni Laura sa mga kapatid. Nag-iisang babae si Laura kaya minsan naiinis ito. Takot naman ang mga kapatid niya sa kanya. Maglinis na tayo! Kapag nakita ito ni Mama, lago tayo! Sabi ni Laura. Pwede naman kasing hindi magkalat habang naglalaro eh. Natawa si Lux. Sige na, ako na maglilinis. Pumunta na kayo sa kusina at hintayin doon ang mama nyo. Nagtungo ang limang bata sa kusina. Nagsimula maglinis si Lux. Sakto matapos, pumasok naman si Ava. Nag-deliver kasi ito ng panindang longganisa sa kapitbahay nila, kaya umalis saglit. Feeling ko naglinis ka na naman. Mukhang stress din ang nag-iisang prinsesa natin eh. Ano pa nga bang bago? Natatawang sabi ni Lux. Naghain na ako, mauna ka na sa kusina. Iniligpit muna ni Lux ang map bago sumunod sa kusina. Nang makaupo siya, nagsimula na silang kumain. Huwag kayo masyadong pasaway. Huwag niyo naman masyadong stressin ang prinsesa niyo. Sorry, sabi ng mga lalaki. Mama, okay lang po. Pero sana magkaroon na ako ng girl na kapatid. Napalingon si Ava kay Lux. Napairap siya nang makitang nakangisi ito sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, ay ang mga batang lalaki ang naghugas, pambawi raw sa kakulitan nila. Ava, nanghihingi na ng kapatid si Laura, ano na? Tumigil ka dyan. Nakakalimutan mo yata ang hirap iiri niyang anak mo. Nakakatakot magpabuntis sa'yo. Hindi lang isang lumalabas. Eh, mas marami, mas masaya. Oo, lalo na siguro kung ikaw mga anak. Hintayin muna nating tumuntong sa limang taon niyang triplets, no? Paano kapag lalaki na naman? Kawawa na naman si Laura. Opo. I love you po. I love you too. Tugon naman niya dito at niyakap. Mama, I want a little sister,
Pero okay lang po kahit boy ulit, kaya ko naman silang i-handle. Nakakatakot ka eh. Nakangusong sabi ni Tres. Amasona ka rin parang si mama. Pero love ka namin. Sabay na sabi ni Uno at Dos. Napangiti na lang ang mag-asawa nang magyakapan ang kanilang mga anak. Sa sobrang pagiging amasona ni Ava, pati si Laura ay nahawa na. Ganun pa man, masaya silang nagmamahalan dahil magkakasama sila at alam nilang walang makakapagpahiwalay sa kanilang pito. The end. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!